problema. Si Archie Si po ito Archie, oh, ano ng problema? Archie. Saudi Arabia po. Oh, Saudi. Oh, ano problema? Opo, Mr. Saudi. sa totoo lang, napakahirap talaga ng long distance relationship eh. Oh, Kasi so ano problema? meron kasi akong marriage. Actually, annulled na siya. Okay, tapos. Annulled na siya. Ang nangyari kasi dito kasi sa Saudi Arabia, nung nakasal kasi ako sa Philippine Embassy. Okay, Philippine. Oh, kasal ka. Opo. Tapos. Nang nag-check Tapos, po ako sa nakahiwalay kayo. nag-check, nakahiwalay po kami eh. Okay. Nag-check po ako sa Senomar, that was 8 years ago or 9 years ago. Registered, tama. Opo, registered po, dalawa. Pero Dalawang kasal? Opo eh, nakalagay po doon to marriage eh. Sa Basta Senomar po. Walang problema kahit lima yung kasal mo, basta isang babae lang. Ilang babae ba? Dalawa po. Ah, dalawa. O, di ba problema Opo. yan. Kaya O, nga po, tapos? yung isa annulled naman na. Okay. Kailan lang natapos, ang laki din po ng gastos namin. Pero awa ng Diyos na annulled naman na, may pamilya na siyang sarili. Tapos itong second, may pamilya na rin sarili. So iniisip ko, kung na-annulled na ako dun sa first, yung pangalawa ko na ano, kailangan ko bang i-annulled uli? Okay. Ang issue dyan, yung pumasok yung second marriage, annulled ka na ba sa first marriage o hindi pa? Hindi pa po. So ibig sabihin, yung second marriage mo is a bigamous marriage. Tama? Opo. So hindi pwede na i-declare mo lang, yes, yung kasal mo sa pangalawa, void na yon. But for purposes of remarriage, kung gusto kang magpakasal pangatlo, kailangan ka magpala annulment. So kung gusto annulment, kang another magpakasal, annulment but annulment not based on psychological incapacity, based on bigamous marriage. Kasi pumasok yung second marriage when in fact, valid pa yung first marriage mo. Okay, okay? Po. So pwede okay, po akong makasuhan doon po doon kung sakali po. Kung depende, kung saan ka napakasal yung pangalawa? Sa Philippine Embassy po ng Saudi. Philippine Embassy, so possible kung Philippine Embassy is still within the jurisdiction of the Philippines, pwede kang magkasuhan dyan. So mas maganda, mag-file ka ng annulment sa second marriage mo on the ground of bigamous marriage. So, sa Pilipinas ipakita na mo po. Lang, ipakita mo lang marriage contract mo sa pangalawa at sa una para at least may conflict. Then, lalo na yung decision of the annulment, iba yung date. So pag may conflict, so ibig sabihin, bigamous yung second marriage mo. Opo. Salamat po. Salamat okay, po. Thank you. Bye-bye. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.